Hello guys, good morning. Nandito po tayo sa mga tanim nating kalabasa. Ayan po. Balita, tapos na po tayo na magtanim sa tanim natin na sitaw. Ngayon, dito naman po tayo sa kalabasa. Ayan po ang aking mga kalabasa ngayon, mga guys. Ayan. Hindi ko na siya na i-video nung maliit pa siya. Ayan, kung kailan na lumaki na, tsaka ko lang naisipang mag-video. Ayan mga guys. Oh. Pansin niyo po ba? Medyo magkakalapit. Ayan. Ay, backyard planting lang naman ang ginawa natin, mga kaibigan. Hindi naman tayo naging standard sa pagtatanim. Aware naman po tayo sa mga sukat ng layo ng pagtatanim ng kalabasa. Ang procedure ko lang ay yung backyard. Yun lang po. Meron din lang po tayong kaalaman tungkol sa pagtatanim. Ang kaibahan lang po, ito hindi naman po pang negosyo. Ito'y libangan lang, mga kaibigan. Ayan. Tsaka yung soil. Ayan po yung problema ko nung nagtatanim ako kasi buhangin. Kaya ako naglagay ako ng mga pataba sa lupa. Mga napag- linisan ng isda, nilalagay ko po sa ilalim ng lupa, tsaka may sinamahan ko lang rin ng talong kasama kong aking kabiyak at aking mga doggers, mga aso. Ayan po mga kaibigan, may dalawa, may isa, kasi naglagay ako ng mga apat, mga kaibigan. Kung sino mabuhay, yun ang matitira. Ayan mga kaibigan. Ayan, kaya pansin nyo po ba mga kaibigan, may mga ano po na pinagsunugan ng kahoy yan, damo, dahon, sama po sa nilagay kong fertilizer. Ayan. Ngayon, magdidilig po tayo. Pupunta rin po natin sa tabi ng ilog kasi mayroon po tayong kalabasa pa doon. Mabilis lang siyang lumaki. Mas mabilis lumaki dahil siya lang mag-isa. Iba kasi dalawa. Kung mo dalawa, bahala sila. Ayan. Tagdadalawa. Kaya magdidilig po tayo mga kaibigan. Oh, kunin mo. Kunin mo.
Dali. Hindi. Okay.